Nagharap na sa tanggapan ng LTFRB ang bus driver, konduktor at traffic enforcer. Nasangkot kamakailan sa isang viral video ng away sa traffic. Dari doon ang balita ni Jay Sabale. Kung gaano kaangas ang bus driver at konduktor laban sa traffic enforcer na si Larry Chanel sa Quezon Avenue. Siya naman tiklop ni na Jefferson de la Cruz at Same Tawadi Jr. sa pagdinig sa LTFRB. Pinagpaliwanag ang driver ng Baclaran Metrolink na si de la Cruz sa ugat ng kanilang away kalsada. Sabi ni de la Cruz, nagsimula raw ang tensyon nang mag-overtake ang rider na si Joan Ro Casidcid habang nagbababa siya ng pasero sa loading area. Bigla rin daw pumreno si Casidcid sa harap ng bus. Narigimit siya ng away ng konduktor at ng rider. Kwento naman ng rider, una siyang ginigit ng bus, bigla raw itong huminto at nagbaba ng pasero. Muntik pa nga raw siyang mawala ng balanse matapos tamaan ang pinto ng bus ang side mirror ng motor niya. Umandar na rin daw ang rider pero nagsumbong na raw ito sa enforcer na si Chanel. Doon sila nasimulang makunat ng video. Nung nakita ko po na yung nagbumotor po na unang nakasagutan namin, ay kinukuhanan po kami ng video. Yun na po yung time na tumakbo po ako para pigilan siya. Ayaw ko sana mabilyo. Yan, siyempre nasa kumpanya kami. Nagdesisyon din si de la Cruz at ang kanyang konduktor na bumalik ng bus kahit pinipigilan pa ng enforcer. Sabi niya, katawag daw siya ng polis. Eh wala namang dumarating ng polis. Wala namang siya kinuutosan na tawagin polis. Natuloy na rin ang pagsosorry niya sa enforcer. Gusto ko sanang hindi ng pasensya sa kornado. Pero desidido ang enforcer sa paghabla sa driver at sa konduktor. Naka-inuporme ako. Karangalan po namin yan sa departamento. Kaya po, ang akin lang, hindi na, tuloy na po ang kaso. Pinatawan na rin ang 30 araw ng suspensyon ng bus company, ng driver at konduktor. Pero hihintayin din daw nila ang resulta ng investigasyon. Baka mas mabigat pa doon ang ipataw sa kanila. Depende yan, kasi mayroon dismissal, may ganyan. Hindi na nagbigay ng pahayag ang rider na si Casidcid. Magkakaroon muli ng pagdinig sa March 29. Para sa unang balita, Jay Sabale, reporting.